Happy New Year to everybody! Day off, guys. Magluluto ako ngayon ng spaghetti request ng mga ko. Alam mo naman. Tapos magluto ako ng first time of my life yung biko. Diba sa atin sa province, yung tawag? Suman. Magluluto ako ngayon, mga guys, ng suman. I-try ko. Sana maging successful. Sige, mag-prepared muna ako ng aking mga ingredients. Diba lagyan ng ng coconut milk yung biko. Kaso nga lang, mga guys, alam mo naman, pag nasa province tayo, diba, ang ingredients natin ay puro fresh. Ito yung yung coconut milk na nasa lata lang. Aguanta sa lata. Aguanta sa lata, mga guys. Bali, apat na na coconut milk. Lalagyan ko siya ng ng pandan ba yun? Yung pabango at saka yung ginger, di ba? Yung flavor niya, di ba? Mabango yun. Masarap yun sa suman. Ayun yung pandan, mga guys. Oh. $3 and $4. Binili ko sa doon sa baba. Chinese. Saka lagyan ko sa ng luya, di ba? Sabi ko kanina. Ayun. Now, ang gagawin ko muna. Ilagay ko muna itong coconut milk. Ayun na, mga guys. Nasalang ko na yung yung coconut milk. Nakasain na ako ng nagsasain ako ng tawag niya malagkit sticky rice. Tsaka yung pang-spaghetti. Inalitan ko na lang, guys, yung noodles kasi gusto ko yung medyo malaki na di ba, yung noodles. Ito kasi ang gusto ng asawa ko, yung angel's hair, yung maliit para siyang vermicelli, para siyang rice noodles, yung maliliit, yung very thin one. Yan, ang gusto kasi niya. Kasi yung anak kong babae, at saka yung aking ex-husband niya, nagpa-request nito magluto ng spaghetti, kaya lulutuan ko siya. I mean, silang lahat. Kaya, prepared ko muna to. Hala, mga guys, may sasabihin pala ko sa inyo. Dito sa amin sa New South Wales, sa Sydney, nagkalat na naman yung mga new cases. Nag-growing dito. Kaya, mayroon na kaming yung pagsuot namin ng mask namin. May compulsory. Walang excuse. Pag hindi kami nakasuot ng mask, may $200 na fine. Pag nasa business yata, may mas malaki yung Kaya, may mga noon, guys, na parang na feel ko ngayon parang lockdown, very very quiet here in this area sa amin. Tapos yung business namin back to crisis again, yung quiet na naman yung business namin dito, kaya feeling like lockdown. Kaya ay pinilit nila yung mga tao na magsuot ng mask ngayon, yung government namin dito. You must wear mask wherever you go outside. And I mean inside, indoor area pala, pag pumunta ka ng mga shopping, sa mga kung saan-saan, basta indoor. Pero pag sa labas, pwede na rin wala. Basta indoor lang area magsuot ka, kasi may fine na 'di ba, sabi ko $200. Kaya yan, mga guys. Kasi yung mayroon nga akong experience noon, guys, na nung before yata, yung nag-lockdown yata, yung lockdown. Lockdown o before, hindi ko na matandaan. Mayroong ako experience na naglakad kami sa shopping center doon sa baba namin. Yung ako at saka yung asawa ko. At saka yung anak naming babae.
ala, itong babae na ito, nagganan-ganyan pa siya. Sabi niya, stupid, sabi niya. Narinig ko siya, sabi niya, sabi ko, what is your problem? You are the one stupid. Sabi ko gano'n sa kanya. Ang ibig palang sabihin niya, stupid daw kami kasi nagsuot daw kami ng mask. Di niya, ngayon, tuwang-tuwa talaga ako ngayon, magsuot na rin siya ng mask. Kasi, no excuse, pag wala, bayaran mo $200, malaking kitain yun, di ba? Malaking pira sa akin yun dahil, di ba, no? Basta, pag nag-working hard ka, sa akin yung $200, malaki na yun. Kaya ngayon, wala na silang choice, walang excuse, masaya na ako. Tapos minsan, pupunta ako sa mga coffee shop, coffee shop. Pag crowded kasi, nung hindi pa compulsory yung mask na naisusuot, kaya minsan narinig ko, why she's wearing mask? Nag-whisper ba sila? Ngayon, magsuot na rin kayo! Kaya huwag na kayong mag-whisper dyan. Hindi ba ninyo na-realize I'm protecting myself from coronavirus? If I wearing mask, it's mean you protecting yourself too kasi I'm wearing mask. Kaya thank you God na lahat ng tao ngayon magsuot ng mask para prevent ba sa coronavirus na hindi magawahawa ang mga tao. Kasi kawawa naman na mahawaan. Hindi deserve, di ba? Kaya yun mga guys. Akala ko nga 2021 magbago na ang lahat. Hindi pala. Malapit na mga guys yung coconut milk ko na maglaktik. Saka nagluluto na ako ng sauce ng spaghetti ko. Lagyan ko ng sibuyas at saka garlic, di ba? Saka yung mince, ang dami. Bili ito ng aking dating asawa. Siya nagbili nito. Hindi ko ito ubusin, ang dami. Balik ko sa kanya yung kalate. Kaya yung aking kani, yung malagkit, malapit na rin magluto. Kaya, ayan. Mahirap pala pag maraming niluluto. Di mo ba mamanage ng maayos? Pero ako, okay lang. Mamaya magluluto pa rin ako magluluto pa ako ng sinigang na salmon kasi request din ng asawa ko. Kaya lutuin ko yun para may pagkain kami sa fridge. Bukas, pag may sobra mamaya, bukas at least may pagkain na kami doon, initin na lang namin sa microwave, lagay na lang sa fridge, di ba? Yung aking ingredients pala guys sa aking tomato sauce ko, sa spaghetti sauce ko ay yung garlic, onion, dahon ng paminta, tapos asin, tapos yung vegetable stock. Lagyan ko siya. Lagyan rin yun ng paminta. Ayaw ko maglagay ng paminta kasi yung anak kong lalaki may allergy sa paminta. Magaya ko. May allergic siya. Allergic siya sa paminta. Tsaka ito yung tomato sauce na ilalagay ko. At saka yung organic na tomato paste. Nalagay ko na lahat mga guys yung mga sauce ko. Mayroon, at saka lagyan ko siya ng parsley. I-slice ko ito ng very, very fine para iluto ko doon sa aking sauce. Hala. Dumating na yung aking asawa. Hello, my love. Cooking. Cooking and video. Yes. Cooking and doing video. Hello, Baba. Hello, Ayone. Hello. Okay. Say hello to the people. Oh, hello to the people. Hello, people. Saka lalagyan ko siya, guys, ng 1 teaspoon of brown sugar yung aking spaghetti sauce para mawala ng, 'di ba, yung tomato medyo sour. Kaya lagyan ko siya ng 1 teaspoon para masarap. Malapit na maluto yung latik. Sobrang tagal. Ayan o. Malapit na. Luto na yung aking
latik, mga palangga. Kaya i-drain ko na siya yung oil. I-drain ko siya dito. Yan. Makita nyo. Yan, i-drain ko dyan. Sobrang init. Dandahan tapi mga... Ayun, naluto na. Naluto na siya. Hindi kayo natulo. Ayun o. Kunting latik lang. Ayun yung mga latik, mga guys. And then, isa lang ko siya ulit. Lagyan ko siya ng kunting coconut oil doon. Doon ko haluin yung malagkit at saka yung asukal niya. Lalagay ko rito yung ano, yung pandan. Init na init. Tapos ilagay ko rito guys yung kanin. Aywan ko kung okay ba to. Tignan natin kung okay. Lagay, haluin dito. Tapos lagyan ng brown sugar. Brown sugar mga guys. Hahaluin siya. Hahaluin siya mga guys. First time. Ala. Mukhang yung resulta nito. Mukhang masarap. Grabe ang init. Halo ng halo ako dyan. Ang hirap pala ito gawin. Pero tignan nyo mga guys. Ginawa ko siyang hindi masyadong matamis. Yung tamis niya katamtaman lang. Ayun oh. Ayun. In fairness, masarap siya. Ilagay ko yung biko sa dahon ng saging. Iano ko pala to, ito iinitin dito sa apoy. Diba iniinit to sa apoy? Ayan, initin. Hinugasan ko na to. Para siya mabango, di ba? Ayan na mga guys, luto na yung aking biko, yung suman. Sa totoo lang, masarap siya. Thank you. Marunong na rin ako magluto. First time ko talaga magluto dito sa buhay ko. Kahit nung bata ako, tumitingin lang ako, nagluluto sila, pero ako, hindi pa nakaranas. Ngayon lang. Sarap! Kain tayo! Luto na rin yung aking spaghetti, guys. Tignan nyo. Sarap. Sobrang hirap ang trabaho ko ngayon. Matrabaho. Pero okay lang. Ayan. Tapos na rin. Mag-deliver na ako doon sa salon. Bigyan ko sila. Thank you for watching mga guys. Sana nag-enjoy kayo sa pagluluto ko. May natutunan akong niluto ngayon. Yung biko, first time, 'di ba sabi ko. Hala, yan na. Maraming salamat sa pagpanood. Mag-ingat kayong lahat mga guys. Thank you for watching. Be safe. Take care. Bye. Bye. Bye.